meron na po ba kayong initial information? Magtututok naman po ako dun sa kaso ni Natalie, yung pong OFW. Opo. Na question din po dyan sa immigration. Meron na po ba kayong initial information tungkol po dyan sa nangyari na yan? Pinangalanan naman ni Natalie dun sa kanyang Facebook page, no, kung sino po yung immigration officer. Base po dun sa initial na pagsisiyasat ninyo, ano po yung nalaman ninyo, ma'am? Yes, dun po sa initial natin at chinek po natin dun sa kanyang chief kung ano po yung nangyari during that incident. Nakita po natin na hindi po yung reason kung bakit hindi pinayagan is yung dahil OFW siya. There were inconsistencies po doon sa mga statement nung siya po ay in-interview as well as doon sa travel history niya. Inakita po yung ating immigration officer. Siguro without going into too much detail na lang po, there were inconsistencies po na nakita yung ating immigration officer. It does not mean po, I think there was a misconception that followed after that post na people were thinking that OFW, hindi na pwedeng magbakasyon. It's not that po, and that's not the reason why the individual was not allowed to depart during that incident. Ma'am, and because of those inconsistencies, ano po yung basa ng immigration officer kung bakit po nag-lead doon sa pag-question doon po kay Natalie? Because I'm thinking, ano ba to? Pinaghihinalaan ba siya na baka mamaya magtrabaho sa ibang bansa without permit? Or ano po ba yung nakikita natin na angulo, ma'am? Siguro po it might be too early to release kung ano po yung naging findings ng ating immigration officer because the office po is also initiating a thorough investigation on the concern. But doon po sa information, sa initial information na nakita po natin from the chief po of the Travel Control and Enforcement Unit, na ito po yung unit na nagko-conduct ng secondary inspection, there were inconsistencies po during her statements nung sa buhay in interview. Mm-hmm.